Department of Foreign Affairs, pinalagan po ang pahayag ng isang kinatawan ng China na walang visa ang arbitral ruling na napanalunan ng bansa kaugnay sa West Philippine Sea. Sarap niyan, patuloy na umuusad sa Senado ang panukala naman na pagbuo ng archipelagic sea lanes ng Pilipinas. Si Daniel Manalastas sa sentro ng balita. May linyang ipinasok ang mga senador sa pagpapatuloy ng pagbalangkas ng panukalang Maritime Zones Bill. Kasalukuyang pinagdedebatihan ngayon ang panukala sa Senado na may layuning mas maging malinaw ang saklaw na teritoryo ng Pilipinas. Between lines 6 and 7, insert a new paragraph to read as follows. All artificial islands constructed within the Philippine EEC shall belong to the Philippine government. Pinalaga naman ng Department of Foreign Affairs ang pahayag ng Chinese Consul General at tinawag na misrepresentation ng batas at katotohanan hinggil sa 2016 arbitral ruling. Matapos lumabas ang ulat na umano'y tinawag na illegal at null and void ito ng Chinese Consul General. Pinaalala ng DFA na ang Pilipinas at China ay parehong parte ng UNCLOS at paulit-ulit namang nananawagan ng Pilipinas sa China na umakto at sumunod sa obligasyon nito sa UNCLOS at ang pinala desisyon noong 2016 arbitral award. Samantala na mataan ang presensya ng mga warship ng China sa kasagsagan ng ikatlong maritime cooperative activity sa pagitan ng Pilipinas at Estados Unidos sa West Philippine Sea. Isinagawa ang MCA noong nakaraang linggo kung saan lumahok ang mga asset ng Philippine Navy na BRP Gregorio del Pilar at utility helicopter nito, habang USS Gabriel Giffords at Seahawk helicopter naman sa US Navy. Kabilang sa joint exercises ng dalawang Navy ng Pilipinas at US, ang communication exercise at ship-to-ship maneuvers. Ayon sa Philippine Navy, dalawang People's Liberation Army Navy ship ng China ang na-monitor pero wala naman itong anumang aksyon na ginawa para maantala ang joint exercise. There was the presence of two PLA Navy ships in the horizon. Uninvited guests, no maritime militia, no Coast Guard vessels were monitored. They did not interfere in any way whatsoever. I could not speculate why they did not interfere, but generally our MCAs or other activities conducted with other like-minded navies, the PLA Navy just monitors the activity, but they do not do any illegal maneuvers. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.